Tatawag ko dito ay Destiny's Promise. Ibig sabihin yan, kahit na ano pang dumating na pangyayari sa buhay mo, merong at merong kamay na hahawak sa kamay mo. Saktan ka ba? Hindi. High school ako nung makilala ko yung first love ko, si Eboy. Eboy, magmamukiwan! Ngayon pa lang nakita tong picture na to. Tingnan. Alin, alin. Hindi ako interesado. Hindi ka pa rin ba nakakapag-move on dun? Sana po yung makakabili po nito ay yung taong may intindihan po yung halaga nito. Tay, sorry po kung kinalangan po namin ibenta yung Destiny's Promise. Ako nga yung dapat tumingi ng paumanhin sa'yo. Ako yung ama, pero hindi ko maibigay yung mga pangailangan ninyo. Dahil doon sa aksidente, kaya nasira yung kamay ko. Doon natin kung mamamuhay sa inyo. Ay. Arkitekto na tayo, official. Eh, nana po rin, nag-promise po kasi ako kay mama na kakain kami ngayon sa mall. Pero alam mo, hindi pa rin maalis na sumagi sa isip ko yung lalaking nagligtas sa akin dun sa bus. Ang bait-bait niya, anak. Meron din kaya siyang naiwan ng pamilya, mga anak. Utak po nating lahat sa kanya yung buhay niyo. Bago to, ah. Ikaw ang bukas na aking hinihintay. Nagustuhan mo ba? Bagong dating yan. 10,000 lang yan. Gusto mo, kunin mo na. Bibigay ko lang sa'yo ng puhunan. Ako na po rin. Wala po kasi akong budget eh. Tsaka na lang po ah. Tsaka na po rin, dito pala ako para magpaalam sa inyo. Last day ko na, outtaking na namin mamaya. Oh, sige, good luck. Tandaan mo, nandito lang ako. Anytime, pwede mo akong balikan. Ito sa lahat. Ingat. Ito. Kunin mo na. Tsaka mo na lang ako bayaran. Pagbaluwag ka na, okay? Our top 10 architects for 2016. I, state your name. I, Benjamin Rosales, shall consecrate myself to the highest standard of professionalism, integrity, and competence to the public. Congratulations to our new architects. Ito kung hindi rin naman dahil sa'yo eh. Kaya ito ma, para sa'yo ito. Ano? Alam mo lang kung gaano ako pa-proud sa'yo. Ako! Lumalaki na yung mga bata. Hindi na sila pareho ng dati. Mas marami na silang naiintindihan. Naiintindihan nila yung mga bagay-bagay. Kami, sorry ha. Sorry kung medyo nawalan na ako ng inspirasyon sa pagpipinta, sa paglililok. Sorry kung hindi ko na maibigay mga pangailangan ninyo. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Kahit naman hindi ko sabihin, yun naman yung totoo, hindi ba? Alam mo, masakit sa akin, pero alam kong hindi na sapat yung sining ko para mabuhay tayo. Pinili kita, di ba? Alam kong hindi magiging madali, pero naniwala ako sa'yo noon. At naniniwala pa rin ako sa'yo ngayon. Naniniwala ako na babalik ka sa dati. Naniniwala ako na mahahanap mo yung inspirasyon mo. Babalik ka sa dati mong brilyo. At ako, nandito naman ako para sumuporta sa'yo lagi.
sa hirap at ginhawa, di ba? Sa hirap at ginhawa. Ikaw talaga, kanina mo pa ako inaalaska eh. Pa? Oh, din naman to, pa. Oh, architect na ako. Sayang lang pa, wala ka dito para mag-celebrate kasama namin. Pero pa, kahit wala ka dito, alam ko, nararamdaman ko na lagi mo kaming pinagmamasdan, lagi mo kaming tinitingnan ni Mama kung nasaan ka man. Piling ko nga pa nung exam ko nandun ka eh. Kailangan ko ng tulong. Andyan ka. Kita mo to, ba? Diba oh? Bigay ito sa akin ng lolo mo noon. Sabi niya, paglaki mo, ibigay ko rin daw ito sa'yo. Talaga po? Oo. Oh, basta promise mo na mag-aaral ka mabuti. Opo, promise ko po. At promise mo rin na magiging doktor ka paglaki mo. Di ba yun ang gusto mo? Eh, Papa, ayoko na po maging doktor eh. Gusto ko po yung gumagawa po ng bahay. Kasi palipat-lipat po tayo ng bahay eh. Gusto ko po yung sa atin na po yung bahay. Promise yan, ha? Opo, promise ko po. Okay, dahil nag-promise ka, sa'yo na ito. Alagaan mo yan, ha? Ingatan mo. Opo, alagaan ko po ito. Lagi kong dala to. Yung Lucky Pocket Watch. I'm gonna be the best architect for the other union. I promise. Sigurado ako, proud na proud sa'yo ang papa mo. Pero ako, proud sa'yo. Napis ko na po kayo. Miss ko na yung mga kwento nyo, tsaka yung mga payo nyo sa akin. Lolo Dors, naririnig niyo po ba ako? Malamang naman hindi, pero sige, subukan ko na din. Dok, tingin niyo po ba tama po yung sabi sa akin ni Ninay? Tingin niyo po ba naghahanap din ako ng magiging destiny ko? Kaya ko po kaya yung ginawa ni Nanay? Kaya ko po kayang magdesisyon ang magmahal ng isang tao tapos panindigan yun sa hirap at ginawa? Parang hirap po kasi, Lolo, eh. Hindi ko po alam kung kaya ko. Pero ano po kaya nga, no? Ano po kayang magiging takbo ng kapalaran ko? Hey! Hey! My friend! Nag-umbisa pa lang, humabol ka na. Darating mo lang, babae agad na sa isip. Long hair, 3 o'clock. Hi, I'm Benji. Arian. Hello. Hi. Mag-isa ka lang? Actually, may kasama ko. But she's heartbroken. Cool guy, dumped her. Sama naman nun? Sinabi mo pa. And that's why I'm here, to cheer her up. Ayun, tuloy siya.
nakikinig. Tapos bakit bigla kang hindi tumawag? Wait, sabi ko, I think I like you, pero hindi pa ako sure. Tapos ngayon, you're hitting on my best friend? Sorry, no. Let's go. Bye, babe. I love you. Baduy mo? Babe, I love you, babe. Wow, baduy. Pero Lord, hindi ako yung nasampal ng dalawang beses kanina. Oy. Mind you, hindi ko naman alam na mag-best friend pala yung dalawang yun. Maanas lang talaga. Pero kasalanan mo naman talaga yun eh. Kung magpalit ka ng girlfriend, parang damit. Gabi-gabi, iba. Dahil alam naman nilang hindi ko sila girlfriend at in the first place, for fun lang yun. Pero ayaw mo ba magkaroon ng totoong girlfriend? Yung kadate mo every special event ng buhay mo. Yung nag-aalala sa'yo kapag hindi ka nakaka-uwi. Pwede mo maging inspirasyon. Nag-aalaga sa'yo. Nanay ko na yun. Wow! Eh, sino ba doon sa atin? Diba? Eh, ayaw mo yung palitan yung status mo sa in a relationship kesa naman parating it's complicated. Oh, hindi! Hindi ako papayag na ako iyong iwan, aking mahal! Ayaw ko man! Pero kailangan kong gawin to para sa ating kaharian. Pero mapanganib ang iyong gagawin. Paano kung hindi ka na makabalik? Babalik ako. Pangako ko yun. Pero sa ngayon, kailangan kong iligtas ang ating kaharian. Paalam. Sandali, mahal! Bakit, mahal ko? Baunin mo sa iyong pag-alis ang aking mga halik. Magbabalik pa kaya si Prinsipe Ramon sa kanilang kaharian? Mahintay pa kaya siya ni Prinsesa Amana? Abangan ang susunod na mangyayari sa pinakamainit na dramang pinamagatang. Ang huling halik. Teka lang, ano nangyayari? Naputol yung antena. Kaya wala tayong signal. Eh, kailangan nating mapaayos ang antena na yan. Pero paano? Wala nang kwarta ang istasyon. Ha? Ano kundi dapat humanap tayo ng sponsor? Eh, nakausap ko na po lahat ng tao dito sa Pelangi. Wala namang gusto magbigay. Ha? Paano? Kailangan natin tumingin ng sponsor sa ibang lugar? Saan naman? Sa Maynila. Di ba madaming kumpanya dun? Oh, may isa pa tayong problema. Paano tayo makakarating ng Maynila? Problema ba yun? Pwede ko kayong ipagmaneho. Saan? Diyan, sa tricycle mo? Ha? Hindi, pang dito-dito lang yan. May marerentahan ako na pwede natin sakyan. Talaga? Meron! Ay! Napatawa ko, ha? Oo, sige! Ay, ako din! Sama ko! Sama ko! Hoy, ano ba yan? Ay! Ay! Ano ba yan? Grabe, ma. Wala pa rin talaga makakatalo sa luto mo. Ikaw naman, no. Grabe pala, no, ma. Pag ano, yung magpapamudmud ka ng resume sa mga architectural firms, sobrang nakakapagod. Alos, naikot ko yata lahat. Talaga? Because, I want to get the job. I want to pay the bills. And you, ma. Ano yung tama? You? Ano yan? You will relax. Aba, libreng masahe. Masarap yan. Ma, nagbigay din ako sa, ano, sa Rosales Develop. Benji, akala ko ba malino na sa'yo na wala tayong kinalaman sa kanila? Bakit ba kung kailan ka tumanda at saka mo ko sinusuway? Pero,
Pero hindi ko naman kasi maintindihan kung bakit ayaw mo silang makilala ko eh. Pamilya din sila ni Papa, di ba? Kahit kailan hindi nila tayo tinuring pamilya! Dahil hindi nila alam na gusto ko sila makilala, Ma. Ikaw ayaw mo. Pero ako gusto ko, Ma. Ma, isa sa mga pinakamalaki at pinakamaayos na architectural companies ang Rosales Development. Mahalos lahat ng mga kaklasiko, nagkakandara pa para makapasok doon. Ma, ako pa ba yung iiwas? Eh, Rosales din yung abilido ko. Opportunity ko na to, Ma. Gusto ko ng chance. Anong chance? Hindi ba, anak, binigay ko naman sa'yo lahat? Hindi ba nabuhay naman kita nung wala akong hinihinga ng ibang tulong? Ginawa ko naman ang lahat, hindi ba? Sinusuportahan naman kita sa lahat ng gusto mong gawin. Pwede ka naman mag-i-play sa ibang kumpanya eh. Ang dami namang ibang tatanggap sa'yo. Hindi ko maintindihan kung bakit gusto mong ipagsiksikan ang sarili mo sa kanila na ayaw naman sa'yo. Gusto mong masaktan? Sige! Kung yan ang magpapasaya sa'yo, gawin mo! Ma! Kasalanan ng lahat ng ito. Vicente Juan. Kung hindi mo inakaw sa amin ang aming anak, hindi mangyayari ito. Ikaw ang pumatay sa aming anak! Tama na, Vicente. Walang may kasalanan. Nurse! Ilabas mo ang aming anak. Iuungoy namin siya. Dali! Hindi! Hindi niyo kukunin sa akin si Gabriel. Asawa ko siya! Wala kang karapatan kay Gabriel. Ninakaw mo lang siya sa amin. At huwag kang makakalapit-lapit sa kanya. Kilala mo ako, Amanda. Huwag mo akong susubukan. Baka madamay pati ang anak mo. O, baka naman gusto mong kunin ko ang anak mo bilang pambayan sa buhay na inutang mo! Tama na. Ha? Lagi ka lang nandito sa puso ko, ha? Kasi mahal na mahal kita.
Diyos ko po sa inyo, naalagaan ko po si Mama. Lagi ko pong mamahalin si Mama. Promise ko po yan sa inyo, ha? Dahil may problema si Ate Sinag. Nasira po kasi yung antena na sa radio station. At kailangan po niyang pumunta ng Maynila para kumuha ng sponsor para maayos po to. Maynila? Ang layo naman. Eh, kasi nagumawa po ako ng presentation para po sa mga kumpanya doon. Kasi po, kailangan na po magawa ng antena. Dahil kung hindi, hindi na po kami makapag-broadcast. Sayang naman po yung mga avid listeners namin. Nasa 42 din yun, nanay. Tsaka kasama ko naman po sila, Badong, Ninay, tsaka si Arman. Oo, pero Maynila. Eh, paano kung may mangyari sa inyo doon? Sa bagay, pwede kayo masiraan, ma-hold up, makidnap po kayo mapatay. Uy, grabe ka naman! Pero, nak, ang Maynila, hindi parang Pelanggi, ha? Dito kasi kilala mo lahat ng tao. Doon, iba. Alam niyo, nasa tamang edad na naman tong si Sinag, eh. Saka, ano ba ang gusto niyong mangyari? Buruhin natin siya dito sa Pelanggi? Pabayaan naman natin siya magkaroon ng karanasan kahit papano sa Maynila nang nag-iisa. Iba? Daanin natin to sa demokrasya. Magbutuhan tayo! Ah, tama. Butuhan tayo. Sino ang boto na si Sinag ay hindi papupuntahin ng Maynila? Ako! Sino ang boto na pumunta si ate sa Maynila? Ako! Ito po ba kay Amanda? Opo. Amanda, may nangalap sa'yo! Amanda, pwede ba tayo mag-usap? Pasok po kayo. Pasensya mo, medyo magulo. Ah, it's okay. Okay lang ako, Amanda. Amanda, gusto ko lang sanang makipag-usap. Tungkol mo saan? Nag-graduate na pala si Benjamin. Nabalitaan kong nag-apply siya sa kumpanya. Pina-pull out ko yung kanyang portfolio. It's very impressive. Congratulations, you have raised a fine young man. Pinalaki ko ang anak ko nang hindi humihingi sa inyo ng kahit singko. Tinuruan ko siyang maging mabuting tao at marunong rumispeto. Kahit anong kumpanya ho, tatanggapin siya. Alam ko. Amanda, I know it's a little too late for an apology. Pero gusto ko pa rin humingi ng pamanhin para sa mga nangyari sa'yo. Para sa mga masakit na nangyari at sinabi sa'yo ng asawa ko. Hindi man inaamin ni Vicente. Alam ko, pinagsisisihan niya ang lahat ng ginawa niya. Ang pagtatatwa kay Gabriel, sa'yo. At malaki rin naman ang nagawa ng panahon para bawasan yung galit sa puso niya. At sana ganun ka rin, Amanda, para man lang sa apo ko. Amanda, pagtulungan natin ang pangarap na yan. Amanda, please. Huwag kang matulad kay Vicente. You have so much love to give. Please. Hello.
This is Mr. Alfonso Pantaleon from the Pelangi Broadcasting Company. Hello, may I speak to the president of the Sunshine Corporation? Niloloko mo ba ako? No, of course not. Hello? Kanina ka pa? What? No! Hello? Ano ba yan? Isa pa. Kaya ko to. Hello, this is Alfonso. Hello. Lola, ito nung may-ari nung kumpanya nyo. Baka naman pwede makausap yung apo ko. Hello. Teka lang, ikaw yung kanina. Ikaw pa din yun ah. Hindi ho ako yun. Kanina ka pa talaga ah. Hindi nga ho. Hindi nga ako yun eh! Ano ba yan? Wala nang gumana. Paano ako makakapag-book ng appointment? Hello? Yes, this is Benjamin Rosales speaking. Talaga po, sir? Sure kayo? Rosales Development? Opo, sir. Of course. Sir, let me do a rain check on that, sir, kasi may mga nakasabay din po akong interviews on that day, so hindi po ako sure. Pero I'll let you know po. Thank you, sir. Thank you very much. Anak, halika na, kumain na tayo. Sige ma, busog pa ako eh. Pero hindi ka naman nag-agahan na. Na parami po yung dinner ko kagabi, kaya tsaka may tinatapos lang po ako sa taas. Sino yung tumawag sa telepono? Yung ano ko po, yung prof ko, nire-refer ako dun sa JFRA ba yun? For interview ma? Sige po. Nadikit ko na dito lahat ng impormasyon sa Pelangi. Ayan. Kompleto naman to, no? Yes! Care na sa'yo, ha? Ang ganda. Thank you, salamat. Ang bihira. Aba. Pre! Ayos ba? Sandali lang, pare. Matanong ko lang, sigurado ka bang makakarating tayo sa Maynila ito gamit? Yung makina nito, yung sintanda ni Lolo eh. Bakit? Nga, sasakay ka ba dito? Hindi pa ako pinapahayaan itong buntong hininga. Buntong? Dali, buntong ang pangalan. Oo. Pare, ibang klaseng hininga mo eh. Handa yan? Handa na to. Teka lang, buntong hininga pangalan na ito? Oh. Baka mamaya, pagdating natin doon, puro buntong hininga tayo dahil hindi tayo makarating sa pupuntahan. Oo nga. Hindi pa ako pinapahiyaan ito. Nirentahan ko pa to. Ito ang mas importanteng tanong. Uy, nating tanong, Blan. Miss Sinag, Handa na po ba kayong harapin ang mga rich and famous people? Uy. Para humingi po ng pera para sa inyo pong antena sa radio station. Yeah. Ang tanong, oh. Handa na ba sila sa akin? Oh, Sinag! Saan ka ng graduate? Manila Technological Institute po, sir. Never heard of it. Bakit na yun? Nakita akong lalaki. Ang gwapo niya. Gwapo? Ang cute! May dimples! Soulmate mo. Soulmate, Nay. Architect Benjamin Rosales. Kalang araw. This is Elton. He is one of our senior architects. Sa kanya ka magre-report. Ayusin mo trabaho mo, Benji. Or else ako mismo magsasabi na tanggalin ka kahit isa ka Rosales. Understood? Yes, ma'am. Mahirapan.